a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride in the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Talagang ayaw pumayag. Gusto niya, Pasko na. Ganun din naman tayo. Pwede lang, Pasko na bukas. Kaya, minabuti kung tubog-tug naman tayo ng traditional na mga kantang kinagis na natin. Jingle bells, dashing through the snow. We wish you a Merry Christmas. Dahil, although tayo mga Pilipino, meron tayong sariling paraan sa selebrasyon ng Pasko, yung atin namang kinagisnan, yung mga kantang English related to Christmas, di naman natin pwedeng itabi. But we must always remember, ang Pasko sa Pilipinas, pinakamasaya, pinakamakabuluhan. Tanungin natin yung mga kababayan natin sa abroad, ibang Pasko ron. Pero dito sa atin, meron talagang kahulugan at kabuluhan.
Kaya habang kinakanta din natin yung jingle bells, jingle dashing through the snow, wala naman tayong snow rito. Pero just for the sake of our historical past, pwede natin kantahin din yan. Yan ang mag-degenerate ng Christmas spirit ng araw eh. Pag narinig mo na yung mga batang jing, 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 jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Di ba? Sumasaya ka na, malapit na Pasko. Ito ang kasuot, oh. Ano ito, Christmas shirt. Hindi lang yung mababasa, pero nakalagay dyan, oh, all over. Mele Kalikimaka. Alam ba niyo yung sabihin ng Mele Kalikimaka? Merry Christmas. In local Hawaiian dialect. Hawaiian. Mele Kalikimaka. Sa atin, maligayang Pasko. So, Merry Christmas to you all. Good morning, yan sa mga nasa abroad. Dito, 2 o'clock in the afternoon, baka sa ibang lugar, 2 o'clock in the morning. Kaya, magandang araw sa inyo lahat. Kayo'y saksi kayo sa mga nangyayari sa Kongreso. And I hope you understand what's going on. Kaya bago lahat, gusto kong kilalanin ang dalawang nanalo sa mga remarks nila sa ating pinag-usapan kahapon. Uno sa lahat, si Buetiosa Kabahog. Kung kahit turo, kapit-tuko talaga sa kapangyarihan, di na lang mag-giveaway. Walang word of honor itong si Cayetano na ito. Yun, sinabi ni Miss Kabahog. At ako naman ay natutuwa dahil malinaw na malinaw sa kanya ano nangyayari sa Kongreso. Pero gusto ko rin bigyan ng pagkilala ang isang galing pa all the way sa Amerika, Texas, from Maria Cindy Usay. Grabe ang drama sa Congress kahapon. Parang nanunood ako ng FAMAS at Urian Awards. Talaga naman eh. Sabi ko nga, telenovela eh. Telenovela, drama, ando na lahat. Walang na lang maghagulgulan. Bakit? Anong issue? Ayaw bumitiw sa pagka-speaker. Ayaw tumupad sa kanyang salita. Kaya, kawawa naman talaga si Congressman Velasco dahil bukod sa ayaw siyang pagbigyan na siya naman ang mamuno, gaya ng kasunduan nila noong July of 2019, abay, mga pambabato pa ng mga insulto, panliliit, ha, pagmamaliit, walang alam, tamad, walang pagmamahal sa bayan. Tignan nyo ang sinabi ni Speaker Cayetano kahapon. Siya raw ay gumagalang at minamahal niya ang Pangulong Duterte. Sinabi niya yun. Pero, asan ang pagmamahal at paggalang mo? Ayaw mo sundin yung payo. Ang payo ay sumunod ka sa term sharing, ha? Tumatawad ka pa nga eh, pero hindi ka na pinagbigyan. Sumunod ka na lang sa term sharing. Mas mahalaga yung tumupad ka sa palabra de honor kaysa ka pwesto at kapangyarihan. Ang ganda ng pangaral ng Pangulong Duterte. Sabi niya, mahal niya, sinusunod niya, ginagalang niya, pero hindi niya gagawin kung gusto. Naggumawa siya ng sarili niyang script, sarili niyang drama, siya lang ang bida. Di ba niyo na po na? Siya ang bida. I did this, I did that. Ang galing ko. Ako ang pinakamagaling na speaker. Sige, pinakamagaling, pero tumupad ka sa yung word of honor. Ha? Kaya marami nagtatanong, Congressman Atienza, bakit ikaw ay bumoto ng pagsang-ayon? Dahil nagbiglang nagbitiw eh. Nagbitiw. You cannot allow him to resign. I cannot allow him to resign. Nakabiti ng budget. Nakabiti ng maraming trabaho. Hindi mo tina-turn over pa. Paano ka magbibitiw? Pag meron kayong palagay nyo, kumpanya, meron general manager, nagkasundo na kayo. Magbibitiw siya next month. Bigla na lang iniwanan kayo. Tama po ba yun?
hindi mabibiti ng negosyo, mabibiti ng ang mga kailangang asikasuhin sa negosyo. Hindi tama po yun. Kaya yung ginawa niya, drama yun. Dahil meron naman siyang mga kausap, Congressman Mike Defensor, Congressman Jonathan C. Alvarado, at yung mga iba pang congressman, Congressman L. Ray Villafuerte, pipigilin niyo ako, ha? Pipigilin niyo ako. Magdadrama akong, magre-resign ako ngayon, pero pipigilin niyo ako. Naalala ko tuloy yung biro. Madalas si kwento ng tatay ko nung araw to. Merong isang tao, nililibing na yung kanyang may bahay. And nililibing na, Chinese to, Chinese. Ay, Maria, Maria! Ako, sasama, sasama. Pinipigil siya ng mga kasama. Wag, wag. Akong wag. Wag, wag. Hindi, lulundak na ako. Lulundak. Sasama ako sa kay Maria. Wag, wag kang sumama. Ay, wag kang lumundag dyan. Hindi, wala na. Say-say buhay ako. Ay, Maria, bakyan mo ko iwan. Eh, biglang may nagbiro sa kanya. Tinulak siya ng konti. Sabi niya, huwag ikaw biro, ha? Baka ako hulok. Ganun. Yun ang naaalala ko na nagdadrama, eh. Bigla nag-resign. Eh, hindi ayon sa usapan yun. Yun eh, pagmamaktol. Yun eh, bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Mahal nyo ang presidente, Mr. Speaker. Bakit mo ginawa yun? May paggalang ka. Bakit mo sinuway yung kanyang payo? Mahal mo ang bayan mo. Kailangan asikasuhin natin ang budget. Higit sa lahat. More than politics, sabi ni Mike Defensor kagabi sa programang aming pinuntahan. Kailangan, sabi ni L. Ray Villafuerte, ang budget ang asikasuhin, hindi politika. O sino ba ang namumulitika? Ang kasunduan, tapusin yung budget 14, tapos bababaan siya. Tinan nyo, ha? Kaha, nung araw na yon, makalawa, na-cancel ang naputol ang budget deliberation. Kahapon, na-cancel ang sesyon. Wala rin budget. Kaninang umaga, bilang sumingit na naman ito si Congressman Castro. Nagtalumpati na naman. Binanata na naman si Velasco. Naputol na naman ang budget. Sino ang mga nagagambala sa mabilis na approval ng budget nito? Sino ang namumulitika? Velasco ba? O si Cayetano? Malinaw. Si Cayetano, tapos sasabihin niya, eh, kayo, puro politika. Ikaw ang namumulitika eh. Sinabi mo sa Malacanang, October 14, bababa ka na. Inamin mo yan sa speech mo. Inamin niya. Sabi niya, pangako ang usapan, October 14. Eh, bakit nagbago ka na naman ang isip? May bumulong sa'yo. Wag, wag, wag. Huwag ka maibiti. Ang dami natin boto. Ang dami natin boto. Ewan ko kung October 14, marami pa rin siyang boto. Dahil siyempre marami na rin nag-iisip ngayon. Matatalino mga congressmen and women. Mahal mo ang bayan, eh bakit ginugulo mo? Bakit hindi maayos na transition? Ayaw mo nang namumuliti ka, ang sino man. Ikaw ang namumuliti ka. Mahal mo at respetado mo ang Pangulo. Eh bakit mo hindi sundin ang payo? Sabi mo, October 14. Bakit ayaw mo sundin yung October 14? So lahat ng inconsistency nasa mukha ni Speaker Cayetano. Kaya ako, hindi ko talaga makakasundo ito. Ganito eh. Para bagang hindi tapat makipag-usap. Elvira Zamora, papasahin ko, kahit may pandemic, tuloy pa rin ang Pasko. Tama. Lisa Sobrepeña, ang sarap pakinggan ang Christmas songs. Naaalala ko tuloy ang kabataan ko. Tama, yun ang sinabi ko sa inyo eh. Kaya ako minabuting tugtugin yung jingle bells. Lahat tayo dumaan dyan eh. Good day po, Congressman. Pamasko. All the time, Lisa. Magkita tayo ha. Meron kang pamasko sa akin. Gloria Barceval, malapit na ang Pasko. Josefina Milo, nakakalungkot ang Pasko ngayon. At tingin ko kahit kasi dami naghihirap dahil sa pandemya. Tama po kayo. Malungkot. Malungkot ang ating Pasko. Nating asahan ito maging kasing ligaya ng mga nakaraan dahil maraming problema talaga pinapasan ang maraming tao ngayon. More than 30 million
Filipinos are going hungry. Dami ho yun. Tapos itong ating mga kaibigan sa Kongreso. Huwag kayong mamumuliti ka. Harapin natin ang problema ng COVID-19. Sino namumuliti ka kayo? Kanina, natigil na naman ang sesyon dahil nagsalita yung inyong eloquent speaker, Congressman Fredonil Castro from Capiz. Naputol na naman ang deliberation. Eh, sino pumuputol at nagdi-delay ng congressional approval ng budget? Kayo. Hindi si Velasco. Si Velasco hindi kumikiwo. Mamaya sisigaw na naman yung isa dyan. O bakit hindi ka kumikiwo? We need a more sincere speaker, a more credible man of honor speaker. Yan ang kailangan natin ngayon. Violeta Makapagal, Kong, bakit po tinigil ang hearing sa PhilHealth? Meron na yatang aksyon eh. Lahat pinagre-resign. Lahat. Paano na lang yung pera ng taong bayan? Walang mananagot. Yung mga nagnakaw, dapat makulong. Palitan lahat, pero yung mga nagnakaw, kulong. Dapat, ha? Ulit-ulitin natin yan. John Celendro, salamat po kong Lito sa pagmamalasakit niyo sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Salamat din, John. Magtulong-tulong tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Fernando Aquino, Mr. Cayetano and his minions are so greedy, very dangerous politicians. They are after their vested interests only. Mabuti naman, no, tinin nyo, ha? Lahat ng mga reaksyon ninyo, angkop at tugma sa mga nangyayari sa Kongreso. Hindi tayo nabubola, no? Akala nila lahat ng panahon nabubola lahat ng tao, eh. Dante Tixon, Kong, matagal na akong nagngingit-ngit sa mga damuhong yan na siya ring dahilan ng pagkawala ng ABS-CBN. Mabuti, nakakaalala si Dante. Sabi ko nga, kayo na naman. Kayo na naman. Di ba kayo pumatay sa ABS-CBN? Alam niyo, maraming lugar. Wanted kayo. Nakita ko may mga retrato. Hindi nalilimutan ng mga pangalan noong mga pumatay sa ABS-CBN. 2022, palagay ko may paglalagyan kayo pagdating ng halalan. Josie Jose, kumusta po ang aming mahal at poging congressman? Sino yun? Pagpatuloy po ninyo ang inyong pinaglalaban. Alam ko po na tama ang inyong adikain para sa bayan natin. Salamat, Josie. Ha? Naintindihan mo itong aking ginagawa. Hindi lahat natutuwa sa akin. Alam ko naman, may nagmumura sa akin dyan. Yung mga trolls. Mga trolls itong mga tinatamaan ng ating bato. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Yan ang programa natin. Wala akong sasantuhin kung sino man ang tamaan. Alice Pineda, Cayetano has unlimited greed for power. Malinaw, natutuwa ako dahil malinaw sa inyo ang issue. Ida Doble, Kong, sabi ng iba, drama lang ang gawa-gawa ni Cayetano. Totoo naman, drama, telenovela. Ibiro ko nga sa inyo si Akong, Maria, mahal kita, ikaw buhay ko, bakit ka iwan ko? Ako sasama. Binababa yung kabaho sa hukay. Sasama na ako, ako lulundak. Pinipigil siya ng mga kasama niya, wag. Eh, may nagbiro. Tinulak siya mga. Sabi niya, huy, huwag ikaw tulak. Huwag ikaw biro, ha? Baka ako hulok. Dapat sana, nung magre-resign, sana pinag-resign natin. Pero hindi rin magre-resign. Kaya, tama yung boto ko, eh. Huwag ka mag-resign. 14, October 14, mag-resign ka. Dahil yan ang kasundo na naman nyo sa Malacanang. Pag sumuway ka dyan, speaker, talaga ko si Presidente, magigising na sa katotohanan, hindi ka maaasahan. Ang salita mo parang laway lang. Kaya, tandaan mo, kung gusto mong may maiwan pang credibility sa katauhan mo, October 14, mag-resign ka na. Bumaba ka na. Blanchia,
just want to share this. Mukhang nakalimutan na ang Filipino values ng ibang nakaupo sa gobyerno ngayon. Yun din ang aking feeling eh. Wala na yatang nagtataguyod ng ating values sa Pilipinos. Yung ating mga nakaugali ang magandang pag-uugali. Kaya tayo, dito tayo sa tama. Palabra de honor. Yan naman ang sinabi ni Pangulo sa kanilang dalawa. Yung palabra de honor, mas importante yan kasi sa kapangyarihan at pwesto at salapi. Kaya sumunod kayo sa inyong term sharing agreement. Yan eh, nilakipan nyo ng pagkamay pa. Ako pa ginawa nyo yung testigo. Ano gagawin ko ngayon? Ipapaalala ko sa inyo. Sumunod kayo sa inyong agreement. Term sharing agreement. Rosemary, ang galing na artista ni Cayetano. Tama ka, Rosemary. Hindi lang magaling na artista, magaling na scriptwriter. Magaling na stage manager. Magaling na direktor. Dahil lahat ng mga reaksyon at aksyon ay galing din sa kanya yun. Amelia Dulende, salamat ha, Ami. Patuloy mong pagdinig, pagkikisama dito sa ating programa. Si Aga Villarba from London, present. Tom Tapia, Gloria Barceval, Cristina Panelo, Bernardo Lagniton, Janet Rosario from Hong Kong. Bago ito. Janet, dumarami na kayong mga Pilipino kasama natin sa Buhay Mahalaga. Janet Rosario from Hong Kong. Elvira Zamora, Chairman Elizabeth Capapas, Chairman Loida Latrobe, Laika Navarroza, Tagumpay de los Reyes Jr., Josefina Milo, Ed Sparro Aguirre, Josie Jose, Rizalina Valguna, Malaysia. Meron tayo kaklase ngayon sa Malaysia. Rizalina Valguna, Boyet Padilla, Emeline Latorre, Bong Kasuyon, Marietta Sassi, Presi Oñate, Irene Bautista, Shirley Rosso, Fernando Aquino, Ana Lu Yurong, Ofelia Dizon, John Almin Jr., Vincent Musli from Misamis Oriental, Danita de Guzman, Medel Fabro, Lisa Kapkap, Aida Doble, Ricky Trinidad, o si Ricky. Ricky, kaya mo't yung ating mga pinaglalaban matutupad dyan sa lalong madaling panahon. Cecilio Socorum, Susan Ariola, Erning Serrano, Jenny Benedicto, Chelenik Abrenica from Taiwan. Oh, tinan mo, meron na rin tayong kaklase sa Taiwan. Kamusta kayo sa Taiwan, mga Pilipino dyan? Ang galing ng gobyerno dyan. Ha? Dyan, wala silang lockdown. Di ba tama, Chelenik? Walang lockdown, wala silang curfew, at yung kanilang problema sa COVID-19 under full control. Ang galing ng gobyerno ron. Baby de Castro, Biminda Rimando, Medel Fabro, the best drama in Congress, best actor, Cayetano, Urian Award, best supporting actors, defensor, Urian Award. Mga walang kwentang congressman to. Puro self-interest lang ang alam. Wala, kawawa tayong mga Pilipino. Ako naman eh, nagpapasalamat kayong mga kasama ko eh. Nakakaintindi ng nangyayari. Hindi kayo nabobola, no? Katulad ko. Hindi ako mabobola ni Cayetano, maski anong gawin ito. Nena Balanial. As I said, the stage was scripted. No word of honor. Not a gentleman. Very slimy. Ba, si Nena? Slimy. Alam niyo, ibig sabihin ng slimy? Madulas na laway. Slimy. Rizalina Valguna. Kong, kaisa niyo po ako sa inyong adikain. Nakakatuwa po ang inyong kwento na joke sa Chinese. Si Akong yun. Maliya. Ako lulundak. Ako, sama na ako sa iyo. Binababa na yung kabaho ni Maria. Wag mo iiwan. Sama ako. Tinulak siya nung isang tao. Wag katulak.
kabiro ha, baka ako hulok. Dedicated jacket speaker kahit ano. Kagawad Ed Aguirre, gusto kasi ni Cayetano lahat ng ang kanya nakapuesto. Baka nga pati pagka-chairman at kagawad o kaya SK Tanod ilagay niya ang kanya. Amelia Manalo, Kong, sobra na. Tama na. Alisin na si Cayetano. Makapal na. Ganid na. Sana may COVID. Wag naman. Wag natin sabihin yung masama ang ating dasal para sa kanila. Basta sila ay mananagot sa mga pinaggagawa nila. Hindi makakalusot yan. Sabi niya, mahal ko bayan ko. Kaya ako'y sumikap. Si Velasco, walang ginawa. Ako, nagtrabaho. Gitna ng COVID. Oh, kayo rin ang mga nag-propose i-postpone ang eleksyon. Ayun, kredito din ba ninyo yan? Sabi mo, lahat ng mga ginawa ng Kongreso, kredito mo yung proposal to postpone election. Sa inyo rin ba yun? Yun ba yung project nyo? Kung inaangkin mo lahat ng mga ginawa ng Kongreso, angkinin mo rin yun. Di ba? The good and the bad. Tanungin nyo ang Pilipino kung papayag sila. Papayag ba tayong i-postpone ang eleksyon? Gaya ng gusto nitong barkada ni Cayetano. Sabi nyo, mahal nyo ang bansa. At gusto nyo tapusin ang budget. Pero araw-araw, meron kayong ginagawa para ma-delay ang approval ng budget. Nasaan yung ibig sabihin ng inyong binibigkas? Ano ba kami? Maniniwala ba kami o hindi? Palagay ko, pag si Congressman Velasco, tanongin nyo, iiling yun. Hindi na ako maniniwala dyan, maski na kailan. Makalawa ng gabi, nasa Malacanang kami, October 14. Eh ngayon, ayaw na naman niya. Hirap nga naman kausap pagka ganyan. Ha? Hindi na natin malaman ano ang pag-uusapan natin pagka walang punod dulo ang pag-uusap. June Hasa, malinaw na po. Kaya kapito ko si Cayetano, ang speakership ay sa dahilan gusto niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa next election. Paalala lang sa kanya. Lahat ng speaker mula kay Mitra de Venecia Villar ay talo sa pagka-presidente. Nagaling ito si Jun Haza. Jun, dadagdagan ko pa ang iyong kaalaman. Even before de Venecia and Mitra, noong mga nakaraang panahon, before Marcelo, siguro ay bata pa ito si Jun. Tumakbo pagka-presidente, Speaker Perez, talo. Tumakbo si Speaker Laurel, talo. Oh, meron pa, isa. Speaker Abellino, talo. Walang nananalong speaker. Kaya, Speaker Cayetano, kung gusto mong maging Pangulo ng Pilipinas, magbitiw ka. Makasakaling manalo ka. Pero pagka ikaw ay tumakbong presidente bilang speaker, from the record, from the beginning of our political history, up to now, ang mga speaker na tumatakbo, talo. Meron pa ako nakalimutan. Speaker Villarreal, Cornelio Villarreal, speaker yon, tumakbo rin, talo rin. Walang nananalong speaker. Bakit? Eh, siguro, medyo maraming ginagawa sa loob ng Kongreso na hindi kinaliligaya ng tao. Kasi pag yung kwarto niyo, puno-puno na ng sarapi, eh, hindi, baka hindi ka makapagpigil. Eh, meron at meron nakakabalita, nakakakita. Kumakalat yan. Si Speaker, ang daming pera. Ayan. Hindi na nanalo sa pagkapangulo. Binilang ko sa inyo, Speaker Perez, Speaker Abellino, Speaker Cornelio Villarreal, Speaker Laurel, Speaker Mitra, ito sinabi ni June, Speaker Mitra, de Venecia, Villar, tumakbong pagka-presidente, talo. So, huwag ka na magpilit maging speaker, baka may tsamba ka pa. Walang nananalong presidente na Speaker of the House. Yun ang sinasabi ni June, na dinagdagan ko lang ng apat pa, to prove him right from the beginning of our election processes,
walang nanalong speaker na naging Pangulo. Josephine Paran, mabuhay po, Congressman. Sinasabi po kasi nila na di daw po sumisipot si Velasco sa Kongreso. Asan daw po siya during the pandemic? Ay, palagay ko, lumalahok sa kanyang sariling paraan. Dahil ayaw niya magpakita sa inyo dahil sisira araw niya pag nakikita kayo. Pag nakikita nga naman niya si Bela, Cayetano, banat ang banat sa kanya, bakit naman siya magpapakita pa? Bakit natutuwa ba kayo kay Mike Defensor? Natutuwa ba kayo kay El Rey Villafuerte? Natutuwa ba kayo kay Jonathan C. Alvarado? Gusto ba niyo makita yung mga taong yan araw-araw? Siyempre, umiiwas na yung tao. Ayokong makita, sira araw ko. Lisa Kapkap, it was all well planned because he knew from the start that Congress will run after him. And so Cayetano is confident enough to do such things. Si Lisa, nag-iisip. Tama yung sinabi mo. Pilano talaga yan. Magbibitiw ako ha. Pero biru-biru lang. Pipigilin niyo ako. Parang si Akong. Maria, ako sama na sa'yo. Ako, mahal kita. Huwag mo ako iiwan. Ako lulundak. Lulundak. Lulundak na ako. Pinipigil siya. Huwag, huwag, ako. Huwag, huwag. Huwag mong gawin yan. Di, wala na. Say-say buhay. Ako, alis na. Mundong ito. May sumalya sa kanya. Oh, huwag ikaw biro. Ha? Baka ako hulok. Yun si Cayetano. Nag-goyo-goyo. Ayoko na, magre-resign na ako ngayon. Ba't ka magre-resign? Yun ang aking boto. Ba't ka magre-resign ngayon? Iwanan mo ang trabaho? Maski nakasambay ka, hindi kita pababaya magre-resign ng bilis, ganun-ganun lang. Una-una, i-clear mo muna yung properties na sa iyo. Pangalawa, i-account mo muna lahat yung mga accountable items sa iyo. Pangatlo, may usapan tayo. October 14 ka, magbibitiw. Hindi ngayon. O yun, malinaw sa inyo, ha? Ito'y drama, telenovela, and a series of insincerities. Mahal namin kayo, Mr. President. Ginagalang kita, Mr. President. Ginagalang mo, pero ayaw mo sundin ang payo. Doesn't make sense. Kaya, ang tawag dyan, a series of lies. Lies, 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 and more lies. Ako magpapaalala sa kanya, ha? Mahilig siya mag-quote sa Bible. Basahin mo ang Bible, paulit-ulit, tingnan mo. Nakalagay dyan sa maraming mga chapter. Ang Panginoon Diyos, galit na galit sa mga sinungaling. Mas galit siya sa lahat, sa sinungaling. Rosalinda Suzuki, sabi nila, mahina si Velasco. Totoo yun, mahinang sumipsip. At mahinang makipag-mingle sa mga buhaya sa Kongreso. Ricky Trida, there is a difference between offer to resign and resign. There was no resignation and vacancy because it was only an offer to resign. It was not according to the rules of Congress. Perfectly said by Mr. Ricky Trida. Hindi naman nag-resign eh. At saka, pag ikaw talagang desididong igalang yung salita mo, magbibitiw ka, bababa ka, you will not only resign, you will step down, and maski na 10 congressmen na nagmamakaawa, huwag ka alis, huwag ka alis. Talagang magbibitiw ka na dahil you are a man of honor, you are a word, you have a word of honor, you are a man of dignity and integrity. You will not be swayed from your principles if you are genuine. Pero kung kapareho ka ni Akong, mahal ko, Maria, mahal ko. Ako sasama na sa iyo. Hindi ako mabubuhay. Wala ka. Naku, wala kwenta na buhay sa mundo pag wala si Maria. Ako lulundak, lulundak na. Pinipigil siya. Wag, huwag mong gawin yan. Eh, yung isa, nainis sa kanya. Nainis dahil sigaw siya ng sigaw ng ano-ano. Tinulak siya ng konti. Hoy! Huwag mo ako tulak, ha? Huwag ikaw bilo, baka ako hulok.
Jaime Crispo, dapat magising na mga tao sa pagpili ng mga kandidato. Tama kayo. Huwag niyong mamaliitin yung boto niyo sa congressman. Alam niyo, ang congressman napakahalaga ng iginagalaw sa demokrasya natin. He is our voice. He is our representative in the lawmaking body. Binabaliwala natin kung minsan kung sino-sino na lang yung congressman. Pero pag-ingatan po natin sapagkat nakita niyo yung pinagagagawa nitong barkada nito. Midway na tayo sa kanilang term, wala tayong magagawa. We have to suffer through. Kaya next election, mag-ingat kayo sa pagpili ng congressman. Huwag niyong mamaliitin ang trabaho ng isang representante, tinatawa ng bayan sa batasan o kongreso ng Pilipinas. Jaime, Melanie Rosas, gusto ko pong sinusubaybayan ang mga tamang pananaw ninyo at katwiran. Naalala ko po ang kapatid ng lola ko. Kamukha po po. Ang gwapo at isoy rin gaya nyo. Melania, isoy ba ako? Isoy na inchik. Batagyan nyo. Anyway, alam nyo nanay ko, mistisa Chinese. And yung lolo niya, Chinese. Mistisa siya dahil yung lola naman niya, Kastila. Kaya maganda nanay ko. Minsan ilalabas ko picture niya para makilala niyo ang aking ina. Matagal na yumao. Pero ano siya? Beauty queen. Beauty queen. Yung pinaka-equivalent ng Miss Philippines ngayon. Yun ang title niya noon. Miss Carnival. Carnival Queen. Encarnita Livioco. Yun ang aking ina. And nagpasyal siya sa Maynila, sa Cebu yun, sa Cebu ginaganap. Nagpasyal sa Maynila, hindi na nakabalik ng Cebu. Bakit? Nakilala niya yung isang tall, dark, and handsome. Batanggenyo, si Pepe Atienza. Hindi na siya nakawala kay Pepe. Yung po ang istorya ng aming pamilya. Kaya mga minamahal ko, ginagalang kong mga kasamahan. Natutuwa ako talaga. Malinaw na malinaw sa inyo ang issue ng speakership. Raquel Adrias, Melanie Rosas, Maribeth Bagunas, Ning Villaruel, Pampanga, Mario Reneses, Lukban, o kamusta si Mayor Dator? Ibigay ko yung mayor nyo, ha? Kamusta nyo ako? Mario Reneses, Lukban, kamusta kay Mayor Dator? Mona Venturanza, Rojas, Rojas City, Randy Moises, Yumila Fajardo, Chachat Dumalaon from Queensland, Australia, Loretta Villamor, JP Eben, bago ito, si Chachat Dumalaon, kamusta kayo dyan sa Queensland, Australia? Di sa Australia, ang laki-laking lugar niyan. It's a continent as big as the United States. Pero ang tao dyan, kukunti. Ayan. I'm sure Chachat knows that. If I'm not mistaken, mga 30 million pa lang sila hanggang ngayon. Ang size ng lupa nila, size ng Amerika, the continent of Australia. E tayo, mas mapalad tayo dahil ang bansa natin, maliit lang, kapuluan, archipelago. Pero ang tao natin, 110 million. Alam nyo, ang populasyon, ang bilang ng tao ay kapangyarihan ng anumang bansa. Okay, maniniwala sa sinasabi ng mga nagnanakaw sa gobyerno at mga palpak ng mga politiko. Kaya tayo mahirap kasi padami na tayo, padami ng padami ang Pilipino. Hindi tayo mahirap dahil padami ng padami ang bilang ng Pilipino. Kaya tayo mahirap dahil sa korupsyon. Ninanakaw yung pera ng bayan. Kaya walang napupunta sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Pag natigil na ang korupsyon, para nung araw, ang Hong Kong, corrupt na corrupt ang mga tao dyan. Pati yung pulis dyan, corrupt. Alam ba nyo sa Hong Kong nung araw, walang minimum wage? Maski na magkano, tatanggapin. Makapagtrabaho lang ang tao.
Pero ngayon, isa sa pinakamataas na suwerte ng Hong Kong. Yung pulis ngayon sa Hong Kong, yun ang unang-unang nag-reforma eh, yung kapulisan. Pag ang na-reforma natin ang Philippine National Police, na wala ang korupsyon sa kalye, mawawala ang korupsyon sa biyokrasya. Mawawala ang korupsyon sa gobyerno, uunlad na ang Pilipino. Yun lang ang problema, korupsyon. So, ang ating labanan ay korupsyon. At itong issue sa Kongreso, meron din kinalaman sa korupsyon yan. Bakit ayaw magbitiw? Dahil sa kapangyarihan at sa lapi. Kaya, kung nating kalilimutan, ang tungkulin natin maghalal ng mga tama, pangatawanan natin yan. Raul Pagunsan, best actor in Congress, Alan Peter Cayetano. Nabasa ko na ito. Roger Utsal, sir, galing po ng paliwanag mo sa awayan sa pagka-speaker. Nerida Averilla, para lang po artista sikat. Hindi maglalaon at palalaos din. Ganyan sila sa Congress. Mawawala din sila sa posisyon. Resign na, pero kesa naman, protesta pa siya. Give way na lang. Sundin ang pagkakasunduan. Evangeline Miton, kaya niya ang tumingin na ng dumiretso sa puntong angkara pa ang kukurap-kurap ang mata. Bato ang puso. Anyway, pero ba akong babasahin na dahil interesting to eh. Boyet Padilla, Cayetano, you're known ahead of time that you have unfinished or need to finish them. Why you did talk to him right away? Your action is malicious and a childlike attitude. Tama po. Nag-asabalutan eh. Magre-resign ako ngayon. Ito muna eh. Turnover mo lahat yung mga kailangan din turnover. At okay, walang patusyada. Huwag kang magmumura habang ikaw ay lumalayo dahil hindi tama yan. Hindi maginoo at may sama ka ng loob. John Peregrino Villasan Almin Jr. Buti na lang po ang binoto namin congressman sa lugar namin may paninindigan at binoto namin party list congressman may paninindigan. Sino yung binoto ninyo? Emily Abalos. Gusto po nila na i-postpone ang eleksyon. Paano di na sila mananalo yung 70 congressman? Uy, huwag niyong kakalimutan mga pangalan nun. Sabagay, at the right time, isusulat ko at sasama natin sa usapan natin. Ha? Dahil hindi tayo dapat makalimot ang posisyon ng isang congressman ay tagapagsalita ninyo sa Kongreso. Una, pag hindi nagsasalita, walang kwentang congressman. Pangalawa, pagka nagsasalita pero mali ang sinasabi, walang kwentang congressman. Pag ang congressman ay walang inisip kundi yung pork barrel, walang kwenta rin congressman. Kaya pipiliin natin yung mga congressman na kandidato upang makatiyak tayo mas magaling ang gobyerno sa susunod na kongreso. Sa ngayon, I'll see you on Monday. Dahil ngayon ay biyernes. I'll see you on Monday. Tutuloy natin itong ating katuwaan. Mag-submit kayo ng inyong mga reaksyon at yung mananalo, bibigyan ko ng polo shirt na katulad itong aking suot. Floral shirt. Galing kay Congressman Lito Atienza at dumami tayong mga nagsusuot ng tamang suot Pilipino. Yung floral, tropical. Yung tropical, Pilipino yan. Huwag nating hayaang maging tropical sila lang. Eh, nasa tropic tayo. Wala tayong snow. Makita niyo yung tinugtog kong jingle bells. Snow. Kinakanta natin yan ang araw, pero wala tayo. Never tayo nagka-snow. Swerte tayo. Dahil kung may snow rito, naku, maraming magugutom. Maraming madidisgrasya. Dahil pag may snow, malamig na malamig. Hindi tatagal ang mga mahihirap sa kanilang maliit na tirahan na mapupuno pa ng yelo.
So, palad ang Pilipinas para tayo rito, paraisong bansa. Pagdasal lamang natin na ang gobyerno maging mahusay, angkop at tama. Alisin ang korupsyon, uunlad ang Pilipinas. Dinggin natin ang napakagandang awit, Mahal Kong Pilipinas. Pinipinas kong mahal ang puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas ko. Pinipinas kong